Mahigit 4,000 pulis ang nakatakdang i-deploy ng Police Regional Office 7 sa iba't ibang simbahang Katoliko sa Central Visayas na mag-host ng mga religious activities tuwing Semana Santa. Ang mga tauhan mula sa Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at iba pang force multipliers ay tutulong din sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ayon kay Police Regional Office 7 spokesperson Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, inaasahan nilang dadagsa ang malaking bilang ng mga tao sa iba't ibang terminal ng bus at daungan para umuwi sa kani-kanilang probinsya sa huling bahagi ng buwang ito dahil sa mahabang bakasyon mula Abril 6 hanggang 10, idiniklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang regular holiday ang Abril 6 at 7, Huwebes Santo at Biyernes Santo. Inilipat din niya ang paggunita sa Araw ng Kagitingan na regular holiday sa Lunes, Abril 10, sa halip na Abril 9 na pumapatak sa Linggo. Gaya ng nakaraang selebrasyon ng Semana Santa, pabantayan ng pulisya ang mga kriminal na personalidad na maaring mambiktima ng mga travelers sa pamamagitan ng panduruko. Inutusan din ni Aberina ang kanyang mga nasasakupan na hindi lamang tumutok sa mga aktibidad ng Semana Santa, kundi bigyang pansin rin ang anumang posibleng pag-atake ng mga terorista sa mga simbahan. Sa Sabado, Abril 1, magpapatupad na ang PRO 7 ng skeletal deployment sa buong rehiyon at malamang na itaas ang alert level mula sa normal patungo sa heightened level. Ang bahaging ito ay hatid ng NutriCleanse Herbal Dietary Food Supplement Capsule. Dinis Chan, Sexy Chan. Ito si Michelle Cross in the Heart of Changing Lives ng Brigada News Philippines, The Music News Authority.